ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo na banal o Lunes Santo. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pungitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, sinasabi ni Propeta Isaiah na ang Panginoong Diyos na si Yahweh ay banayad magsalita at ito'y binibigay niya sa mga propeta upang magpahayag ng katarungan o hustisya. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, atin pong pagnilay-nilayan ang alay na mapabango ni Maria sa ating Panginoong Hesus na hindi po ito para sa pagpapahayag ng kung ano ang dahilan, bagkus simbolo ng paghahanda ng Panginoon sa kanyang pag-alay buhay na kapag siya ay mamatay, ang pabango na alay ni Maria ay siyang paglahad o pag-aalay ng lahat para sa Panginoong nag-aalay ng buhay. Ang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon ay para sa ating kaligtasan. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong taga pagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubasob dahil sa aming kahinaan ay makabangunawa at makapanindigan pakundangan sa pagpakasakit ng iyong anak kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu
at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na andap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabi na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos ang lumikhat, nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tumayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Hesukristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo, na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Bitanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Martha at si Lazaro, isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuho sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ang kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil na siya ay may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yon, kundi dahil na siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin." Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Bitanya kahit pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kahit binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Semana Santa tayo, mga banal na araw na paghanda para sa dakilang kapistahan ng ating simbahan, ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ngayon, Lunes Santo, o banal na Lunes, sa unang araw, sa pangalawang araw ng Semana Santa, tayo ay nagnilay-nilay tungkol sa katarungan ng mga dukha. Ang atin pong ebanghelyo ngayon ay nasa ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 12, Versiyo 1 hanggang 11. Pumunta ang ating Panginoon sa Bitanya. Ang Bitanya, sa salitang Hebreo, ay may dalawang salita po. Beth, bahay, at anya, ani, mahirap. Ibig sabihin, sa mga bahay at mga tirahan ng mga maralita o maralitang tagalungsod. Kaya nagpunta ang ating Panginoon doon sa bahay ni Lazaro, Martha at Maria. Si Martha ay naglilingkod. Si Lazaro kasama sa kainan. Dahil yun naman talaga ang tradisyon. Ang mga lalaki ay masama-sama sa kainan sa salo-salo. Pero si Maria gumawa ng hindi ayon sa tradisyon. Yung pinakamabango na lardo, isang pabango na mamahalin, na ang isang litro nito ay aabot ng isang, ang pambayad nito ay isang taon na sweldo ng isang ordinaryo na trabahante,
ay kanyang kinuha, ipinuna sa paa ng ating Panginoong Isos at pinunasan ng kanyang buhok. Una, ang paglagay ng pabango sa paa. Sa mga Hudyo, bago papasok sa bahay para sa isang salo-salo o anumang mga pagtitipon, naghuhugas ng paa. Tama po yun. Ang hindi po tama, yung lagyan ng pabango ang paa. Pangalawa, ang hindi po tama sa isang babae ay ipalabas ang kanyang buhok para sa isang tunay na Hudyo, kaya takpan nila ang kanilang ulo, hindi po mabuti na ipakita ang buhok. Ngayon, ang buhok ni Maria ay siyang pinunas sa paa ng Panginoong Hesus. Dalawa bagay na hindi dapat gawin ni Maria ay ginawa niya. Pero ito ay para sa kanyang pag-ibig at pagmamahal sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoong Hesus, una sa lahat, siya ang nagtuturo tungkol sa pagbabago at pagbalik loob. Ang ating Panginoon ay nagdala ng mabalita para sa mga mahirap. Kaya mabasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5 na ang ating Panginoon ay nagdala ng mabuting balita sa mga dukha dahil para sa mga dukha ang paghahari ng Diyos. Ang salita dito ay tukoy. Mula salitang tukos at kung maraming tukoy. Dito, si Judas na walang ibang iniisip paano kukupit ng pera dahil siya'y magnanakaw. Tatlong klaseng pagnanakaw. Una, ninakaw niya ang pera ng pinag-ipunan ng mga apostol na gamitin sa kanilang misyon. Pangalawa, ninakaw niya ang oportunidad na magkaroon ang lahat ng tao na sila ay mamuhay na matuwid. Pangatlo, ang kanyang pagnanakaw sa espiritual na pagnanakaw dahil kanya pong dinaksilan ang Panginoong Hesus. Ngayon, sabi niya, bakit kaya hindi lang ipagbili yung pabango? Pero, hindi niya alam na sabi, sana ibigay ito sa mga mahirap o mga dukha. Hindi niya alam na si Maria, kahit na may kaya sila, dahil sila Lazaro, Marta at Maria ay nagmana sa isang maharlika na pamilya, pero ang kanyang puso, ang puso ni Maria ay puso ng isang dukha. Ito'y tinatawag na spiritual poverty, ang pagkamaralita sa puso. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon na hayaan mo na ang pabangong ito ay para ihanda sa kamatayan niya. Dahil mag-alay ang ating Panginoon ng kanyang buhay para sa lahat, lalo't higit na sa mga maralita, maralita na economic poor, yung tinatawag na anawim, kaya Bitanya, Bitani, at ang mga maralita sa puso at maralita sa espiritual na pagkamaralita. Sapagkat naparito ang tagapagligtas, ayon pa sa unang pagbasa natin sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 42, versikulo 1 hanggang 7, na siya ay magsalita ng banayad sapagkat dalhin niya ang katarungan. Katarungan sa Hebreo, lalo na ay Hebreo Aramaico, Sedeka. Sedeka, ito yung dala ng Panginoon. Pero una, ang Sedeka o katarungan ay para sa mga mahirap. Dahil nung panahon noon, ang mga mahirap ay siyang nangailangan ng katarungan na buhay po, namumuhay po sila sa karimlan ng paghihirap at mga api.
Kaya ng atin pong Salmo 26 nagsabi, Panginoon, aking tanglaw, siya ang kaligtasan. Versikulo 1 ng Salmo 26. Dahil ang ating pagmamahal sa marilita ay una sa lahat, ihango ang mga marilita sa kabuhayan o economic poverty at mga marilita sa puso na ibig sabihin yung walang nagmamahal sa kanila at marilita sa spiritual yung mayroong mga kasalanan. Ihango mula sa kadiliman ng kahirapan sapagkat ang Diyos naman ay Diyos ng liwanag. Kaya ng ating Panginoong Hesus, siya ang liwanag para sa mga marilita upang dalhin ang tunay na liwanag na sila ay magkaroon din ng paglaya. Gaya ng sinasabi ni Propeta Isaiah, Kapitulo 61, versikulo 1 hanggang 2, na magdala ng mabuting balita ang Mesiyas sa mga maralita, sa mga dukha. At ito yung ginawa ng ating Panginoon. Sa ating panahon ngayon, napakarami pong mga malitang tagalungsod, mga dukha, mga mahirap na sa laylayan ng ating sambayanan na hindi po pinapansin, hindi binibigyan ng tunay na katarungan, hustisya. Bagtos nilalait pa. At sila'y naghihirap ngayon dahil nagmamahal ang lahat ng mga bilihin dahil sa mga sinungaling na mga namumuno na kung ano ang kanilang mga pangako na hindi matutupad, lalong maghihirap ang mga maralita, ang mga dukha, ang mga nasa laylayan ng lipunan. Pero tayo'y tinatawag na magpahayag ng katotohanan, magpahayag ng ebanghelyo ng pag-ibig, at higit sa lahat, maging saksi sa katarungan ng Diyos. Na kung ito'y ating ginagawa, itong mahal na araw ay siyang tunay na paghanda natin sa pinakadakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Sapagkat nabuhay muli ang Panginoon ng buhay upang ang katarungan ng Diyos ay siyang maghari sa ating mga puso. Maghari nawa ang Diyos sa ating mga puso sapagkat hindi tayo pabayaan ng Diyos dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa kabutihang loob ni Jesus, inanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Atin pong itutugon, Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtiyaga. Manalangin tayo. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway makaroon ng kaginhawahan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na sa pangitan ng kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming
paginhawain ng kanyang kabutihang loob at lakas. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama. Ang tinapay at alak na ito, andog ng iyong bayang sumasabot, humihingi ng patawad mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin niyo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin. At pumungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming Kapangyarihan, tunay marapat ni kayo aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpakasakit at pagkabuhay. Malupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa namang yelsisiawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay singitan ng Espiritu ang banal ang makalob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Amalingapin si Bahang Laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming na himlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabik ng puso niyang San Jose, kaisa mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkukuri sa karangal mo sa pamigitan niyo anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pinatin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kawaypaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat.
with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant, and you are my key. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaluubang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang
na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay panagiin mo sa amin makundangan sa iyong patnubay sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kayo na sa loob at sa labas ng labanan itim na nasa inyo kami na ugnay sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin at linggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain ka lagi ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Pong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang ating Diyos ay Diyos na pabigin at Diyos ng pag-ibig. Ibig niya na tayo ay mamuhay sa kanyang katarungan upang mamuhay tayo na matuwid na may pag-ibig at pag-asa sa kanya. Ngayon na po ang pumasbas. Ngayari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pumasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Nagbasa yung cross ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo kinagunan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang katugunan na tanggapin ng kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang malalang imahin na salang mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon ito naway mahalan ng pangako noon sa binyag na ikaw ikliibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ng kapuan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.